What's up, people of the universe? Mabuhay! So guys, maaga ako nagising ngayon para ako'y makapagluto at may prepare ang aking baon for lunch today. Ay, pang dinner ko na pala to kasi pag naluto ito, lunchtime na, kaya kakain na rin ako. I'm doing all the stuff that we got from Miss Sipi yesterday. So, nagluluto ako guys ng ginisang munggo at lalagyan natin ng madaming gulay. Munggo palang gulay na eh. Medyo mapusyaw ang ating munggo kasi binabad ko siya overnight. Ayan, diba? Ay, kita nyo yung aking mga gulay. Meron tayong spinach, Filipino spinach. Ayan. Tapos lalagyan din natin ng dahon ng ampalaya at yung talong, diba? Diba, fresh na fresh. Ang sinahog natin guys ay chicken legs kasi yun lang available sa ating fridge. Woo! So yummy! Amoy palang ulam na. Yum, yum, yum. At I'm telling you guys, meron tayong order for today. So magde-deliver tayo mamaya. Idadaan ko bago pumasok sa work. Shout out nga pala sa aking mga viewers and to all Filipinos out there all over the world. Siyempre, maraming Pinoy all over the world. Kaya shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Medyo mahaba ang video natin ito ngayon kasi marami tayong pagkukwentuhan. Ay, madami pala akong ikukwento. Kaya samahan niyo po ako hanggang sa dulo. Well, gutom ako guys. Gutom na gutom. Pasok na ako sa work guys, pero may dadaanan tayo. Magde-deliver muna ako ng order. Magde-DoorDash muna tayo. Deliver pa ako nag-film kahit ano, going to work or whatever. May serious type ba? So ngayon, meron tayong, di ba nag-harvest tayo na gulay kahapon, nandito lahat sa bag at magde-deliver muna tayo bago tayo pumasok sa work. And I cook munggo, ginisang munggo. Yun ang unang recipe natin mula sa harvest nating gulay kahapon from Mississippi. Yan, magdo-DoorDash muna tayo, sideline. Tara, punta muna tayo kay Pam.
ang ating DoorDash, guys. Well, ingat kapag drive, ha? Yung ratings ko, ha? One na! Don't forget! Tagal akong hindi nag-post ng videos sa YouTube kasi parang nasubdivided ang aking mga oras, mostly para sa aming mag-asawa and my baby. Yun, 20% lang sa vlog. Oo guys, yun lang ang nagagawa ko, 20%. So yung pag na-upload ko ng mga short videos sa Reels, yun ay napagkakatuwaan ko na lang pag ako'y naboboring, o kaya habang ako'y mag-isa sa bahay or sa trabaho, kasi hindi naman masyadong busy ang trabaho ko, guys. Parang ewan ko ba, nagtatrabaho ba talaga? Oo, nagtatrabaho naman talaga. Pero ang ginagawa ko pag mga vacant times ko, nag-i-edit ako ng mga videos. Since mga 15 seconds usually ang mga na-upload, kaya mabilis lang i-edit. Mabilis lang mag-upload sa Reels and as well as TikTok. Oo guys. Kaya sa tawag dito, sa YouTube kasi ang haba,
tapos, hirap kakatamad pa mag-edit. Kaya yun ang nangyayari. Wala na na-upload. Ayan, pero kailangan lang talaga si pag-atiga. Pero hindi naman ako nag-aim na kumita. Kumita ba sa ano? Kung talagang magustuhan ng viewers ang aking mga videos, then let's do it. Pero yung kagustuhan ko lang talaga magawa yon ay yung para bang maging part lang ng pastime. Oh, di ba? At least nakakapag-upload tayo. Memories din yun. Pagdating ng araw, may mga papanoorin tayo. Uy, ito yung mga ginawa kong kalokohan, kapaglaghan, di ba? Before. Di ba? Part of the saving your memories. Mm-hmm. Yeah. And since wala tayong masyadong mga kamarites dito, tayo na lang magmarites sa sarili natin at ating i-record. Ganon. Yeah. Yun ang natututunan ng mga tao ngayon. Instead na makipag-marites, makipag-chismis sa iba, huwag na maghanap ng iba. mas marami online. O, di ba? Yeah, right. So, yeah, gaya na sinasabi ko, nakalimutan ko na. Kung ano-ano na rarating ng aking utak eh, no? Kung eto na nga. Pero hindi tayo pwedeng mag-film sa trabaho. Hindi tayo pwedeng mag-video sa trabaho. Kailangan natin i-restrict yung place. Dahil trabaho yun. Baka tayo masisabi. Hindi tayo. We can't afford to lose our job. True. We can't afford to lose our job. Lalo na dito sa Amerika. Yung feeling ng mga tao sa atin na pag nasa Amerika ka, madami kang pera. Pag nasa Amerika ka, mas madami kang utang. Ewan ko ba, nakasanayan ng mga Pilipinong tumingin sa mga tao sa Amerika na maraming pera. Pero pag wala naman trabaho, talaga wala naman talaga pera. Di ka nga makautang pag wala ka trabaho. Yan lang binabahagi ko sa inyo. Di ka makakakuha ng credit card mo pag wala ka trabaho. True. Ang credit card dito, parang kabuhayan na rin ng mga tao. Kailangan mo mag-build ng credit ba? Build up ka ng credit para makautang. Come on, go! Siya sa traffic light.
I almost followed him, but still in red light. So, hindi magandang halimbawa yun. Kailangan, kung nakita na natin di tama yung ginawa, huwag na nating sundin. Yeah. Huwag na nating sundin. Mali yun. Wala man nakakakita ng tao, nakikita ni Lord yun. Sa kaliwa niya kasi front parking siya. Ganun ba tawag? Front and back parking. Reverse. Reverse yung back parking. Reverse parking. Kulo basta parking. Yeah. Yung reverse parking yung ginawa natin. So, we made it. And Tara na, magtrabaho. Umpisa na natin ang araw na ito. 8 hours tayo, guys. 8 hours. So, dahil naka-uniform na tayo, kailangan natin ng safety vest. And, since ayokong suotin yung aking ano, ang aking goggles, safety goggles, dahil ito'y talagang pang sobrang init, ang UV to. Ang UV? Hindi. Protection sa mata, basta ganun. Hindi siya pang UV. Ayan, pang anti-astigmatism na. Kasi laging umiikot yung paningin ko sa sobrang init. Ayan. So, ating safety vest, kasi dadaan tayo sa production. Hindi tayo pwede mag-film doon. Dadaan tayo sa production. Hindi tayo triado ng kante. Iberit tayo, Avery. Yeah, guys. We're Avery. Ito ang ating safety vest. And, dahil mainit, kailangan ko magsombrero. Yeah, kailangan ko magsombrero. Hindi uso ang tawag dito, yung payong, kasi makapagtawanan ka. Yan. Hindi pinapayungan ng init dito, guys. Na-absorb. Ng mga tao dito yung na-absorb yung mga itim, lab na lab nila, sobrang init. Madami pa nga nagtatambay kahit sa gitna ng taas-taas ng araw. Nagtatambay pa sila sa labas ng kantin, papa-araw. At yung mga puti naman, doon, ginagamit nila ang araw para magpatan.
Eh, tayo. Tayo ba? Oo, tingnan nyo. Mas maitim pa ako sa tiyahin ko. Tiyahin ko eh, nagpa-farm. Nagbubungkal ng ganyang mga ano doon. Sa Mississippi. Samantalang ako. Oo, naglalakad kasi ako sa Arawan. Every day. 5 days a week. Oo, sa gitna ng araw. Noon time. So, ayan, kaya nasunog ng balat. Hindi talaga magpapantay kasi ito ang nakalabas. Braso. Yung paa mas maputi na. Yung mga binti. Mm-hmm. Ayan, mag-energize muna tayo ng tubig. Ayan, kailangan natin ng tubig. Tubig talaga. So, let's go! Let's start the day. Tatrabaho na ako. Let's go! So, eto na yun guys, end of work day, the first day of the week, and uwi na tayo. Yeah. Uwi na ako, and I'm sad to see you, pwede. Bagyo guys. Ayan. Uwi na ako. Let's go, let's go. Who's this? Who's your baby? Who's your baby? Who's your baby? How you doing today? Huh? How you doing today? How you doing today? Let's go, let's go. That's my baby. Oh yeah guys, nakauwi na ako ng bahay. And that's the end of the vlog for today. Thank you so much for watching. God bless y'all.